guys, welcome back to my YouTube channel, Joey Mr. Suave. Ayan po, balik po tayo sa pagluluto. Last 2 days, nagtinda po kami. Napanood nyo po yung video ko. Medyo maingay lang po ang aking video. Puro dahil po daanan-daan ng mga tricycle at kumatahol pa yung mga aso doon. Ayan, hindi natin mawaano po yun dahil daanan po talaga yung pong lugar na yon. At dahil nakapagtinda kami yung Sabado po, medyo umulan, half day lang kami ron, kaya hindi kami ang pagbenta ng gusto. Next day, Sunday, yun po, medyo makulimlim, pero hindi po siya umulan. Pero full day kami natapos, hindi lang ako nakapag-log out dahil sa inyo, nakapag-baway dahil medyo gabi na po, natapos ang aming pagtitinda. At least nakapagbenta po kami ng maayos. Hindi ko lang po naiano sa inyo ang aking benta na umabot na 1.7 ang aming benta nakaraang linggo. Kaya blessed pa rin kami dahil hindi umulan. At least na bentahan po kami. And now, balik po tayo sa pagluluto. Yes guys, ito na po. Gagawa po tayo ng pesto sauce para sa ating pasta. Itong mga ingredients po natin. Ayan po. Ito po ang pasta na gamitin namin. 500 grams po yan. Ideal po ang namin ginamit ngayon. Ang pangalan ay Kusili pasta ang ginamit namin ngayon. Any pasta, elbow, or three colors, pwede nyo pong gamitin. Pero 250 grams na po ang aming kukunin puro dito. And we have basil. We have 56 grams only. And we have 3 tablespoons of parmesan cheese. And dito po sa ating olive oil, ang ating extra virgin oil ni Doña Elena. Ito po, maybe half lang po ang gagamitin natin po dito sa olive oil para sa ating pesto sauce. Then, let's go to other side of my kitchen. Gagawa po tayo ng pesto sauce para sa ating pasta. Yes guys, ito na po, nilagay ko na po lahat ang aking ingredients ng ating para sa pesto sauce natin, yung basil, parmesan, at olive oil na imimix po natin siya ng fine. Supposed to be meron po siyang pine nuts. Wala po akong makita ng pine nuts. Kaya yan na po ang ginawa natin. Lagyan po nyo ng pine nuts po dapat yan ang ating pesto sauce. Now, i-grind na po natin ng pino. Pag-grind natin. Ngayon pa po natin ang lagi. Para maging fine po siya. Ganda po itong ano ito. Medyo maganda ang pag-grind natin. Tingnan mo. Ayan po. Fine na po siya. Mimix natin konti para namimix po siya para lahat. That's it, folks. Ayan na po. Tapos na po siya. Ito na po ang ating sauce para sa ating pasta. Yes guys, ito na po. Luluto po natin ang pasta. Bago natin lutuin ang pasta, ang lagi ko po sinasabi, ay lagyan nyo po lagi ng konting mantika. Yan po. At lagyan po natin ng asin. Ang ating pinagpupuluan lagi. Standard po lagi yan sa barko. Yan po. Para medyo may lasa ang inyong pasta pag nilutuin po. Po, karati na po ang gagawin natin na Fusilli pasta. Medyo marami kasi po. Yan po. Kaya na natin mag-bowl po yan. Mix nyo lang po ng konti para hindi po magdikit-dikit po sa ilalim.
Lagi ko po sinasabi sa inyo, ang pagluluto po ng pasta ay lagi may asin po. Yan po, at konting mantika po. Then na lang po lahat ni maluto yan after 15 minutes, then babalik po tayo ulit dyan. Okay guys? Yes guys, ayan na po, tapos na po ang ating pasta after 10 minutes. Anguin na po natin at didrain na natin. Huwag nyo na po lagyan ng asin po yan dahil may asin na po yan. Didrain lang po natin doon. As gagawa na po tayo ng ating pasta. Pesto with pasta. Ayan na po. Tanggalin po natin. Yes guys, ito po ang ating ginawang pesto sauce. Ayan po. Ang ganda po. Pino-pino. Magsusutay po tayo. Dapat po ang ating, huwag mo siya itong mainit dahil masusunog po yung pesto sauce natin. Ayan lang po. Mild lang po ang ating apoy. Po. Ngayon, laragin na po natin ang ating pasta. Pagin na po ang ating parmesan. Para po mag-add konting pepper. Huwag nila pong lagyan ng asin niya kasi po, nilagyan po natin ang asin yung tubig po natin na pinakuluan. So po, kung masyado malakas ang apoy, masusunod po yung pesto. Silang lahat. Sandali lang po yan. I-mix nyo. Dahil mainit po yung pasta natin. Konting init lang po yan. Ayan po. Ngayon na po kadali magawa ng pesto pasta. Hintlahan nyo lang po kung maalat o ano. Kasamasin na po yan. Yes guys, ito na po ang ating finished product with pasta with pesto sauce ang ating ginawa ngayon. Ngayon po, ito na po. Lagyan po natin ng konting garnish ng parmesan. Ayan po, parmesan cheese. And fresh basil para maganda pong tingnan sa ating plating. At talagang lasang-lasang basil po. Ayan po, titingnan po natin ang ating finished product. Ayan po natin ang ating finished product. Ang tama ang ating timpla. Perfect po. Sarap po. Yan, lahat po yan press. Kaya talagang 100% masarap talaga. No kidding. Talagang sarap po talaga. Lagi po ino-order ng mga passenger doon sa amin sa cruise ship. Lagi po available. Ang tip ko lang po, huwag niyo po susunugin yung pesto. Pag mild lang po ang apoy niya para po masunog po. Kasi mag-split po siya, papangit po yung pasta niyo po. And this is Fox. I hope na meron naman kayong konting kaalaman sa aking pagbablog. Sana ma-enjoy nyo po itong pasta pag ginawa nyo po. Kaya, simple lang po and masarap po. And thank you guys for watching my vlog today. I hope that please like and share and subscribe my YouTube. If you hindi pa kayo nakapag-subscribe, just press the ring bell down below and enjoy my vlog today. I hope you enjoy this. Thank you guys. Bye.